Susuriin ng mga ahensya ng gobyerno at mismong Quadcom ng Kamara ang aligasyon sa isang international docu na Chinese spy si Alice Guo. Ayon yan sa isang aminadong Chinese spy na hawak ng Thai police at nasasangkot sa mga isyong katulad ng mga pogos sa Pilipinas. Ang tugon ng kampo ni Guo sa pagtutok ni Jonathan Andal. Unfair po para sa akin para sabihan po ako na spy po ako. Reaksyon niya ni Alice Guo sa dokumentaryong ipinangkumpronta sa kanya ng Quad Committee nitong Biyernes. Sinusuri na ngayon ng iba't ibang security agency ng Pilipinas ang docu ng Al Jazeera kung saan sinabi ng source nilang si Shi Zijiang na kapwa Chinese spy niya, si Guo. Definitely hindi po ako spy. Nagpakita pa siya ng listahan umano ng mga secret agent ng China, kabilang ang dokumento at litrato ng isang Guo Waping na nasa Pilipinas at nanghingi umano sa kanya ng campaign funds. Si Xi ayon sa docu ay convicted criminal sa China na nahuli at nakulong sa Thailand. May mga gambling investment siya sa Cambodia, Myanmar at Pilipinas na sangkot sa human trafficking, extortion at cybercrime, halos pareho sa mga isyong iniuugnay sa mga pogo. Kuhari. 我是不甘心的，我们两个，你看看，曾经都为这个国安不卖命，你看看我的下场，要想不毙灭口呢，就把真相呢，给告诉全世界。Hindi ko po siya kilala at never po ako humingi ng campaign fund entirely. Hindi po ako nasa picture at hindi rin po, Your Honor, ako yung sinasabi niya. Nang tuntunin ng team ng Al Jazeera ang address ni Guo Waping na nasa dokumento, nakita nila ang local office ng Chinese Communist Party sa Fujian Province. At nang ipakita nila sa katabing village ang litrato ni Guo, kinilala siya ng residente na anak ng isang Wen Yili na roon ipinanganak pero umalis nung patapos na ang 2002. Sa mga dating nakalap na mga otoridad sa Pilipinas, lumabas na anak si Guo ng isang Li Wen Yi. Your Honor, that's not my house. I think our government agencies can prove din sa darating ng araw na hindi po ako spy dahil hindi naman po talaga ako spy. Pero sa ngayon ayon sa National Security Advisor, ang tiyak lang ay bahagi si Guo ng isang international crime syndicate. Kailangan pang i-validate o tiyakin ang impormasyon mula sa source ng Al Jazeera na hindi umano credible dahil isang wanted criminal at leader ng sindikato. Baka gawa-gawa lang ito ni Xie Xinjiang para makakuha ng simpatya sa publiko. So it also is logical for Xie Xinjiang to connect himself to Guo Waping para mas madaming bansa ang ma-involve dito sa kanyang ginagawa. All of this information needs to be validated. Yes. We'll be working with our foreign counterparts. Ang masasabi ko lang siguro is the plot thickens. Ayon naman sa Defense Department, mas importanteng usapin ang kawalan natin ng batas na magpaparusa sa mga espiya sa panahong walang gyera. So, call to action din, alam na naman ng ating mga mambabatas na agaran nilang amendahan yung espionage law para maparusahan at makakilos ang gobyerno ng tama para sugpuin ito. Pinag-iisipan ng Quad Committee members na pumunta ng Thailand para iberipika ang revelasyon ni Xi laban kay Guo. Hindi rin naman tayo sigurado kung makakausap natin siya, no, si Xie Zijiang. If the Thai government will allow us, pwede naming tingnan, no, at siguro humingi ng mga dokumento na sa kanila kung sila ay magbibigay. Sabi ni Xi sa dokumentaryo ng Al Jazeera, nagsimula siyang mang-espiya noong 2016 nang i-recruit sa Pilipinas. May cellphone video pa siya nang magpunta sa Malacanang para sa state banquet kasama si Chinese President Xi Jinping at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mga napainan tayo ng mga espiya talaga, nadala ng mismong head ng Chinese government. Pero sabi ng kampo ni Guo, may impormasyon silang natanggap na AI o artificial intelligence lang ang nasa docu ng Al Jazeera. We are looking into options, possible legal remedies para po mapanagot and matingnan kung saan ba nanggaling yung allegations at saka yung mga documents na pinakita. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.